Wala po kasi yung ibang kailangan namin doon sa Unitat, kaya pumunta kami dito.
magandang gabi po sa ating lahat. Andito na naman po ako, ang inyong Chai Cathy, and welcome back to my channel. And for today's vlog po, papakita ko po sa inyo yung mga pinamili namin kanina since pumunta nga kami doon sa supermarket, sa department store para mamili ng mga school supplies ng aking mga anak. So, since next week ay magpapasukan na, Monday, September 13, so kailangan na meron silang mga magagamit na school supplies para sa kanilang pag-online class. So, here it is. Guys, ang ginawa po namin, nauna po kaming pumunta sa Unitop. So, ito po yung mga pinamili namin. Ayan. So far, maganda naman po yung pagpunta namin doon at wala namang aberya. Nagpamili namin yung mga gamit. Meron lang mangilang-ilang mga gamit na hindi available doon. Kaya, ang ginawa namin ay pumunta kami ng Save More. So, doon, syempre, vlogger tayo, nagvi-video, diba? Hindi ko naman alam na hindi pala po pwede na mag-video. So, nung doon na kami sa may mga school supplies, may pumunta sa akin guard. Sabi, ma'am, bawal po mag-video. Sabi ko, bakit? Sabi na, basta po bawal lang, ganun lang sabi. So, binaba ko. So, nung pag-aalis ko doon sa may school supplies, pumunta naman ako sa may fresh meat, fresh products nila doon sa mga isda at saka mga manok ganun. So, nag-video uli ako doon. So, meron na naman isang guardia, iba naman. Sinita uli ako. So, nagtanong uli ako, bakit po bawal? Ang sagot lang, basta po ma'am, hindi po namin alam, bawal lang po talaga mag-video. Sabi ko, bakit naman, sa mga SM naman, malalaking mall po pwede, bakit dito hindi? Sabi lang, yun lang po ma'am, bawal. Diba? Wala naman po problema kung bawal. Susunod tayo. Kasi, yun yung rules kailangan sundin. Kaso, dapat, magbigay sila ng exact na info or rason kung bakit bawal. Diba? But anyway, so much for that. Ito na po yung mga napamili namin doon sa Unitop at saka sa Save More. Ayan. Ayan. So, we have here ito nga, mga yellow paper. Since high school ko ay dalawa, oh. Sinulatan na po agad ito. Ayan, magsulat-sulat na po. Ayan. Then, ito naman po ay yung sa aking grade 3. Since grade 3 siya, so kailangan din ng grade 3 na pad paper. Ayan. Then, 10 notebooks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then next, ito rin, 10 rin para sa aking dalawang high school students plus isang, ito yung sa algebra na ginagamit nila sa math. Yan, ito. At saka Cathleya. Hindi ko alam kung para saan itong Cathleya pero nire-require po sila nito. At saka 10 notebooks. Same with my other child. Ayan, 10 rin. Tsaka isang Cathleya. At isa rin, kung para sa math. Ayan, same po sila. Ayan, so meron din po akong mga, ayan, mga notes, mga, what do you call this? Para hindi na po mamili pabalik-balik sa supermarket, no? So, or sa department store, kung mayroon akong mga ball pens, heavier ball pens, whiteboard marker. Since gumagamit po yung aking anak na elementary dun, yung parang maliit na whiteboard para dun sa mathematics nila. So, ito po yung ginagamit. Permanent marker, mayroon din. Highlighter. Permanent pen. Then we have here glue, syempre crayons,
Dalawa po yung crayons na binili ko kasi meron din po akong maliit na anak at pinapasulat-sulat ko practice. Eraser, highlighter, another glue, ball pen, pencils, sharpeners, staple wires. Bumili rin po ako ng what do you call this one? Paintbrush para po sa mga artwork po nila, no? Since usually po kasi ginagamit nila is yung watercolor. Usually po ginagamit para dun sa poster color na ginagamit nila sa art. So, ayan. Then, syempre, hindi rin po pahuhuli yung aking 4-year-old na anak. So, binilhan ko rin po siya ng mga kanyang paraphernalias niya, no? Para sa school. Para meron siyang pagkakalibangan. Ayan. Pag merong online class yung mga atit kuya niya, para hindi siya mang disturbo. So, busy din siya, diba? Ayan. Ayan. So, ako po yung magiging teacher niya. So, hopefully, matuto sa akin. Baka kasi panaylaro lang. Meron din siyang sarili niyang crayons. Ayan. Ayan. Tapos, since andun na lang din naman ako, bumili din po ako ng chinelas. Ayan. Bumili na lang din ako ng chinelas kasi yung chinelas na panglabas-labas ko, pag halimbawa, punta akong palengke, putang may bibilhin sa labas. So, ito po yung binibili, isusuot ko. Since yung gamit-gamit kong chinelas ay 2 years na po at nag-retire na, hiwa na po yung dito. So, kailangan na po palitan. Ano lang naman po ito? Murang-mura. 150. O, diba? Yan. Tapos yung bunso ko, binili ko rin ng chinelas kasi tulad ng sa akin, yung sa kanya, sira na rin po yung dito, parang ginupit. Hindi ko alam kung sinadya niyang gupitin yun, baka napagtripan. Alam mo naman, bata, curious. So, ayan. So, yan lang po lahat yung aking mga napamili, guys. So, hope you enjoy my video and please don't forget to like and subscribe. So, comment down below and share nyo na rin po para mas marami pa pong makakapanood sa ating video. And, syempre, huwag kalimutan, i-hit ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload. So, hanggang dito na lang po muna tayo at magkita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. So, that's all for today. Again, this has been Chai Cathy. See you in my next vlog. Bye!